ito yung timer ng oven, tapos ito yung first knob nito. Magkaiba-iba yung knob niya, guys. Tapos ito yung pangalawang knob. Tapos ito yung pag-igniter. Tapos ito naman, ito yung pag mag-roast ka ng chicken para umiikot siya. Tapos the same yung ilaw. Tapos ito naman dun sa oven yung apoy niya, gano'ng kalakas. Tapos yung G, ito yung G kung nakikita nyo, guys. Ito yung sa taas na ilaw. Tapos ito naman pag inikot mo dito, ito naman yung sa baba na apoy. Tapos ito yung sa electric. Tapos ito naman yung sa last. Ayan. Tapos ito yung oven, papakita ko sa iyo, guys, sa loob. Ayan. Ayan. Dito yung pag mag-aano ka ng chicken, guys, mag-roast ka ng chicken. Yung apoy niya dito tsaka dito, natatanggal naman to, guys. Ayan. Apoy niya dyan. Tapos dito, guys, sa baba niya, meron ding yan, mga dito, mga iba pang niyang gamit. Parang storage niya. Tsaka dyan, pwede din daw na pupunta yung mantika dyan pag linis ka. Yan. Yung model niya, guys. Maliit lang siya. Tsaka mura lang. I-operate. Diba? Para matuto tayong lahat. Tapos guys, binili niya to. Ito yung lighter niya. Start na natin paano i-open. Open the gas. Tapos, manual muna tayo, guys, ha. One manual procedure. Yan. Igniter, ito yung igniter dito. Ayan. Ayan, open na siya, guys. Nakita niyo yung apoy. Look. Ayan. Ayan yung apoy niya. Tapos, ayan. Kung gusto niyo naman, kung ayaw niyo naman mag-lighter, guys, pwede naman, sa electric naman siya. Plug the socket. Ayan. Saksak niyo lang siya, guys. Saksak nyo lang yan. Wala naman ano, basta naka-open din yung gas. Wag, di naman siya maano. Wag lang kayo matakot. Yan. Ito yung... Wag ka na mag-lighter kasi nakasaksak naman siya sa electric. Open mo lang siya, guys. Ay, hindi. Pindutin mo pala yung igniter, guys. Pindutin mo pala yung igniter. Yan. Yan. Yung tunog, guys, nararamdaman nyo. Nararamdaman. Narinig pala. Yan. Yan. Nag-apoy na siya, guys. Yan. Diba? Yan. So, ayun, guys. Nag-roast tayo ng chicken. Yan. So yun, guys, sa oven naman tayo. Manual yung oven namin. Tuturuan ko kayo paano siya buksan. Gamit din yung lighter. Yan. Open na siya, guys. Papakita ko sa inyo yung paano siya. Ayan. Nakita nyo, guys. Ayan yung ilaw niya. Ay, yung apoy niya. Ayan. Diba? Tapos, yung sa baba naman, guys, tignan natin paano din siya i-open. Ayan. Gamit din tong lighter. Intay lang natin, guys, para ano niya yung gas. Ayan. Diba?
Ito nyo guys. Ayan yung apoy niya. Yan. Para sa pag-bake, pag-roast ng chicken. Diba? Papakita ko din sa inyo guys. Nung misan nag-roast kasi kami ng chicken. Nung gabi. Sobrang easy lang. Sobrang easy lang nilang i-operate guys. Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa section box. Or DM me on Facebook. Diba? Tapos please do subscribe to my channel and thank you so much. Love you all. So good morning. So ngayon ito yung ating product review regarding dito sa higher gas range with oven. So ito po yung paraan para kung paano papakita natin ko yung paraan kung paano gamitin ito. At nasa gayon kasi medyo confusing sa iba kasi dun sa mga bago lang nakabibili lang ito. So ito nabili namin sa halagang almost 9,000. So yun po yung presyo niya. So ngayon testing po natin. So kung mapapansin po natin, so ito po yung indicator ng kung saan po bubuksan. So ito indicating nasa lower part. So ito po yan. So ito yung indicating white is on the upper side. So ito po yan. Then ito po yung pangatlo. So upper side po uli siya. So ito po siya. And then itong isa pang-apat sa lower side, so wherein ito po yung nasa front natin. Then lastly, ito po yung sa ating knob for oven. So ito naman po ang oven natin. Okay po. So ang gagawin po natin ngayon is testing natin siya para mapakita lang po paano siya pagganahin. So ang gas range nito is pwede pong gamitan ng electric. So yan po, electric po yan. Pag pindas nyo yan, lalabas po dito sa mga white side nila yung kuryente, which is ayan po yung mag-i-ignite ng ating apoy. Okay, pwede rin naman po natin hindi ito gamitin kasi isasaksak po kasi natin yan. Pwede rin po natin gamitan ng lighter. So it's up to you po kung ano po ang mas preferred nyo. So yan po yung ating kung paano sindihan yung ating burner. So ipapakita po natin ngayon. So first, bubuksan po natin ang ating tangke. So ipipress nyo lang po ito. So ipipress nyo lang po iyan. Ipipress po natin ito. So makikita po natin meron po nag-i-spark dyan. So pag inopen po natin yung gas, so ipipress po muna natin. So yun po yung mauna. So kung ito po bubuksan natin, ito pong nasa dulo ang buksan natin muna. So yan po, makikita po nyo yung flame. Press. So hindi pa nakabukas yung gas. Wow, mali. Okay. So we will try to open the gas. So ayan po, nakita niyo po. So ganun po siya. So yun po yung pag ginamitan nyo ng ating kuryente. So ayan po yun. Then if hindi ayaw nyo naman po gamitan ng kuryente, gagamitan natin ng lighter. So mag-ingat lang po sa paggamit ng lighter. So siguraduhin na marunong yung gagamit. So open lang po natin siya slightly. Okay, then put up the flame. Wait lang ho ah. Wait, hindi pa pala nakabukas. Yan. So ganun po siya.
Next po is, ang oven naman po is kung paano i-operate. So, wala po kasi tayong posporo ngayon. So, the instruction is, i-open siya ng 180 degrees. Then, maglalagay po kayo ng posporo dito sa part na yan. So, 180 po. 150. 180 degrees. Then, maglalagay po kayo ng posporo dyan. Then, wait for around 1 minute para lang uminit yung ating oven. So, ganun lang po siya kadali. So, again, pag gagamit nito, siguraduhin po na maingat sa paggamit, lalo na kung bata po, siguraduhin po na may kasamang matanda. So, yun lang po. At salamat. Guys, hello guys. So, ito po yung gas range oven ng Foggy Denso. So, marami po kasi nagtatanong kung paano po ito i-operate. Pasensya na po, hindi po ako vlogger or something. Gusto ko lang po makatulong sa mga hindi po marunong. So, ito pa, na-discover ko siya kung paano siya i-operate. By, nagbasa po kasi ako ng comments ng mga kapwa natin Pinoy sa isang video ng Foggy Denso tungkol sa gas range oven nila. And then, nabasa ko doon kailangan meron ilalight doon sa loob. So, una po, isaksak nyo muna yung saksakan ng oven. Ito siya. And then, on nyo yung gas. Tapos po, ito po. Ito, iikot nyo siya. Yung binibake ko kasi is kailangan 180 or 175. So, nilagay ko siya sa 180. And then, ito, i-on nyo para ito sa ilaw. Ito kasi para ito sa paglilitsyo ng manok eh. Ito, para sa ilaw. So, i-click nyo para makita nyo nasa loob. Tapos, ito naman po is yung timer. So, dito sa ilalim, dito sa baba po, meron po dito sa loob. Dito sa loob, open ko siya. Meron dito sa loob, nakikita nyo po, yun, yung itong, ito, 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 yan. So, ilalight nyo po yun ng lighter. Or, kasi kanina wala po akong gamit, ting-ting po yung ginamit ko, tapos nilight ko lang po siya ng lighter, tapos isinubo ko doon. Pero inoperate ko na lahat, ha? Inopen ko na ito, naka ano na siya, 180 na, tapos naka-time, ito hindi ko pa inopen tong timer. Yung ilaw, tapos yung, ano, naka-open na, yung gas naka-open na. So, nag-light naman na po siya, kinlose ko po, and then, tinimer ko na po siya. So, nagbibig na po yung tinapay ito sa loob. Ay, buti na lang na-operate. So, yun po, sana masundan po ng mga manonood. Thank you! I know somebody is very happy. Her gas range has just arrived. Yeah. That is the Foggy Denso Matte Black Series. So a 55-inch gas range with 3 burners. Alright, so let's open the box. So the cover is open. Yeah, just lift this up, this box. And there you go. Oh, nice. Oh, ta-da. Ooh. Oh, looks nice. Yeah. Wow, how come you have 4 of these? Oh, sorry, 5. I don't know what they are. So, it's all glass in front. And you have all the stuff. I think they're the feet. Yep, nice. Okay. Alright. So glass cover as well. Top cover. Attention. And right side, put it aside. Oops. Right. And these are the 3 burners, so they're all complete. Screwed. Be there. That. There you go. Over, this one goes here. Look nice. And push it through. So this stainless top cover, good. So
I don't know what it is. So I don't know how to operate them yet. So on the side you have steel. And how come there's electric? I don't know what the electric is for. So the gas, I presume, goes in there. And so that's the model 5530T. So this one doesn't have the rotisserie function. And it's made in PRC, or that's China, People's Republic of China. Alright, this is made of steel. Made of steel as well, of course. Glass top, glass front, stainless steel. Yeah, pretty good value for money. At a little over 10,000 pesos, or about 11,000 with a delivery charge via Lazada. So yeah, this is great. All we need now is to attach the regulator. And you have the LPG, and there it is. It's just for temporary, just for now. So we could try it for the first time. This is the first time to have an oven and we don't know how to fire it. So through YouTube, I learned how to do it. So the way to do it is, because you need a match or a lighter, and with this, this will show you how to push that, and you have to push there. Push and light up. One more. Light up and push. Ulitin mo na, okay. There you go. Did you see it? Yeah, there you go. There's fire at the bottom. Fire. Okay. Yeah. And so to adjust the temperature, you have to push, turn. Otherwise, it won't move. Yeah. So put it at the lowest, para to burn the greases and oil. Enough. During the cook. So my wife's gas range is now placed in one of the corners of the kitchen. And we're using Solane for the LPG. It's currently plugged, so you can use the light inside. Okay. There. No, it's just purely gas, so the light there is just the electric there is just for the light. So guys, thank you. Hope this video has been helpful to you in your shopping or searching. Thank you. Bye-bye. Model natin PNG 5530 CRB SSE. So itong model na to is all gas operated, all gas sa ibabaw, all gas din yung oven niya. So ang size niya is 50 cm. So ang minimum size kasi natin is 60 cm. Ito yung sumunod sa kanya na maliit, pinakamaliit na size ng cooking range. So explain ko lang sa inyo kung paano i-operate ang unit na to. First, check muna natin yung mga knobs. Ayan, yung mga knobs niya. So, itong knob na to, sa dalawa, tatlo, para to sa cooktop. So, may mga label yan kung saan siya naka-designate sindihan. Ayan. Ito naman dalawang to, para to sa oven. So, itong isa is for thermostat natin. Dito mo isa-set yung heat o init para buksan din yung apoy para sa oven. At ito namang isa para to sa minute minder. So minute minder, ulitin ko lang, pag nag-set ka ng time, hindi siya mag-automatic na shut off, tutunog lang siya. And then hindi niya i-stop yung operation. Minder lang na na-reach mo na yung pinaka-sinet mong minute o time. Okay? Ito naman dalawang button na to. Itong isa is for button na oven lamp and also rotisserie o turn speed. So pag prenes mo to, dual siyang gagana. So mag-iilaw siya, then iilaw, gagana din yung iikot o iikot yung pinaka turn speed o rotisserie. So kung hindi mo naman to gagamitin, pwede mo siyang tanggalin. Pwede mo siyang tanggalin. Nangyari, pag prenes mo to, ang iilaw lang, ang iilaw is yung oven.
Of course, gagana pa rin yung motor ng rotisserie, pero hindi naman siya nakakabit. Hindi siya sagabal. Hindi mo siya gagamitin. Okay. Tapos, ito namang isa, yung pinaka-posporo o tawag nila is igniter. So, kada operation, mapa-cooktop man o oven, kailangan mo siyang pindutin. So, pag-turnis mo to, lahat yan mag-i-ignite. So, nasa iyo na lang kung anong bubuksan mong knob sa kanya. Kung ano yung pagaganahin mo. Dahil kanya-kanya naman siyang tubo ng gas. So, ayan. So, para gumana yung oven, so, kailangan mo i-press to. Didinan mo to, then i-press mo kung counterclockwise o clockwise. So, dalawang cooking function ang meron dito sa gas oven. The upper heating element and the lower heating element. So, pag clockwise, yun yung upper heating element ang gagana o yung grilling. So, nandito yung ayan, grilling mode siya. So, ang gagana dyan is yung upper heating element natin. Then, pag counterclockwise naman, yun yung oven. So, lower heating element yung gagana. Ang kadalasan tanong dito is kung pwede siyang pagsabayin. Hindi siya pwedeng pagsabayan one at a time lang. Dahil ang gas oven is hindi po siya pwedeng pagsabayan. Unless kung electric oven siya. Yun, may function yun o cooking function siya na pwedeng pagsabayan. Ayun. Yan. Sa mga may first time po na cooking range, kailangan nyo po siyang preheat sa first time na paggamit po. 1. Kung may mga questions po sila regarding sa mga products ng Tectogas, cooking ranges, range hood, built-in hubs, and mga tabletop oven, gas stove, pwede nyo po akong tawagan dito sa 230-1555 local 8100. Hanapin nyo lang po ako. My name is Jeron Lara. Ang address po dito is 28 Dito Ason Corner Data Street, Barangay Don Manuel, Quezon City. Ayun po. So hi guys, good afternoon. This is Larissa Garcia and with me is Jeron. So si Jeron, ituturo niya sa atin how to operate yung mga Tectogas. Kasi yung iba dyan, iba bumili nga, tapos gustong mag-bake, so gagamitin nila oven, hindi nila alam. So take it away, Jeron. Okay, sige. Bali mama, ito kasi nga i-demo ko sa inyo is all gas oven. So mag-umpisa muna tayo. Para siya i-operate, kailangan muna natin siya isaksak. Sa mga nagtataka, meron po siyang plug. Ito po yun. Ginagamit ito para sa electric ignition kasi halos lahat po ng cooker ranges sa panahon ngayon, electric ignition na po. So, hindi ka nagagamit ng posporo. Sa organ lighter. So, yan. Sasaksak natin siya. So, itong model na to is gumagamit siya ng one hand operated. So, sa knob niya, kasama na rin doon meat o mag-iihaw ka, kailangan nakabukas to. Bakit? Bakit? Kasi, yung syempre, pag nag-iihaw tayo, mausok yun eh. So, kailangan, lalagay mo to. Ang tawag dito is heat guard. Okay. Lalagay mo siya dyan, sa taas. Op, yun na po. Meron tayong technical function na. Lang po. So yun, may heat guard pala siya. Heat guard siya. Ayan. So, ayan. Nakalagay siya ganyan. Nakaganyan siya. So, hindi siya naka-close. Hindi siya naka-close talaga. Tired. Kailangan, may sisingawan siya. Ang purpose na itong heat guard na to, sa kada gamit natin kasi, kailangan nakabukas to. So, may tendency na pag wala to, malulusaw yung mga knobs natin. Yun ang importance niya. Saka kailangan nakakuha talaga siya. Ay, sorry.
para sa cleaning, para sa repair ng ano. For cleaning services po, pwede silang tumawag sa hotline namin. That's 2301555 local 8300 then 8313 hanggang 8313. Okay. Number 28 dito Asun Street, corner Data Street, Barangay Don Manuel, Quezon City.